Capital sa Batangas City si ABS-CBN Pilipinas Got Talent First Winner na si Jovet Balduvino, matapos umanong nawalan ng malay at bumagsak habang nasa isang party sa Batangas City nitong linggo ng gabi December 4, narito ang detalye. Comatose ngayon ang Pilipinas Got Talent First Winner na si Jovet Balduvino, 29 years old, dahil sa pagputok ng ugat sa ulo na posibleng humantong sa aneurysm. Ito ang ibinalita ng isa sa kaibigan ni Jovet na kasama niya sa Batangas sa pamamagitan ng Facebook post nitong isang araw. Nagkakatuwaan umano ang grupo nang bigla na lamang bumagsak at nawala ng malay ang singer na ikinagulat ng lahat. Mabilis rin siyang naisugod sa pinakamalapit na ospital sa Jesus of Nazareth Hospital sa Batangas City. Ayon sa mga doktor na sumuri kay Jovet, sinasabing may pumutok umanong ugat sa ulo ng singer kung saan posible umanong aneurysm ang sinapit nito. Agad nirekomenda na maoperahan ang singer at ito ay isinagawa kinaumagahan sa pahintulot ng kanyang mga magulang. Kasalukuyang nailipat na sa ICU si Jovet subalit unconscious pa rin di umano ito at hindi patiyak ang kanyang tunay na kondisyon. Nakiusap naman ang pamilya ng privacy at tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Subalit hiling ng kanyang mga kaanak at mga kaibigan na sana ay malampasan ito ng singer at manumbalik sa kanyang lakas at normal na kondisyon. Kung matatandaan ang sakit na aneurysm ang naging sanhi ng pagpanaw ng actress na si Isabel Granada noong 2017. Maaalala na mahigit isang linggong na-confine at comatose noon si Isabel sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar matapos na biglang mag-collapse ang actress. Kalayun ay hindi na ito nagising pa, at tuluyan ng pumanaw. Aneurysm din ang naging sanhi ng pagkaka-hospital noon ng aktor na si Julio Diaz. Matatanda ang na-hospital si Julio Diaz noong April 2016 dahil sa unruptured aneurysm. Agad siyang sumailalim sa isang brain surgery sa St. Luke's Medical Center upang maiwasang lumala ang kondisyon nito. Mahigit 2 buwan pagkatapos sumailalim sa isang operasyon ay muling nasilayan ng publiko si Julio Diaz na tuluyan ng gumaling sa kanyang karamdaman. Ang pangyayaring ito kay Julio ay katulad din ng nangyari kay Jovet, mabuti na lamang at siya ay naoperahan kaagad, kaya marami ang umaasa na gagaling at malalampasan ni Jovet ang pagsubok na ito sa kanyang buhay.